to the Philippines! Hello, Jay viewers! Kamusta po kayong lahat? This is JN Villaluna, your friendly Pinay. So, as we go along here in our journey in the Philippines, I would like to say thank you so much sa patuloy na pagsusuporta sa channel na ito. So, kung bago ka sa channel na to, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. So, without further ado, let's go and watch this. In today's video, I will share to you kung ano yung naging journey ko simula nung umalis ako dyan sa Hong Kong papunta sa airport to sa Pilipinas. And na-delete ko po pala yung iba kong videos kasi nag-reformat ako ng mga videos sa isa kong cellphone. So, sadly, na-delete ko na lahat yung mga videos na nandoon and hindi ko na siya mapakita yung iba. Pero yun, ikikwento ko na lang sa inyo kung ano ba yung mga nangyari bago ako nakarating dito sa Pilipinas. So first thing first, tapos kasi ako sa gawaing bahay doon sa bahay ng employer ko. Sobrang late na talaga. So it's around 12 midnight na ng gabi, no? Kasi yung flight ko is 11 a.m. kinabukasan, Feb 28. So Feb 27. So, 28 na ngayon kasi ano na eh, 12 midnight na. So, doon ko natapos ang trabaho sa loob ng bahay. And doon pa lang ako nag-impake ng mga gamit ko. And ang swerte ko naman kasi, yung mga employer ko, hindi na nila chinek yung gamit ko. Basta, ang importante sa kanila, matanggal ko lahat ng mga gamit ko at malinis ko yung kwarto kasi may papalit na panibagong helper. Yun. Kaya lang, sobrang ano talaga, sobrang inumaga na ako. So mga around 3 a.m. na ako natapos. Kasi syempre doon ko palang naipon lahat ng mga gamit ko. And kung gano'ng kadami yung luggage ko. Kasi yung luggage ko is dalawa eh, yung binigay nila ni ma'am na purple and yung akin talaga na black. So ang ginawa ko doon, kung gano'ng kadami yung dala ko pa airport, ganun din kadami yung tinapon ko doon sa unit namin. Kasi may paglabas mo ng pintuan doon, may basurahan doon na pwede kang magtapon doon ng mga gamit na hindi mo na kailangan. So, yung mga iba, napilitan talaga ako na itapon na siya kasi hindi ko naman pwedeng iwan doon sa bahay. Tinapon ko na yung mga gamit ko doon na pwede ko pa sanang ipamigay kaso lang wala ng time and it's Tuesday. So, hindi ko na talaga siya mapapamigay sa mga friends ko. So, yun. No choice. Tinapon ko na lahat. And by the time na paalis na ako, na late pa nga ako ng gising kasi sabi ko nga dapat 5 a.m. nakaalis na ako ng bahay. So, kaso lang nagising ako 5:30 na kasi nakatulog ako mag around 3 a.m. na. So, 5:30 in the morning, 5:30 a.m. Ako nagising kasi hindi ko narinig yung alarm ko and napahagod talaga ako kakalinis ng kwarto ko, kaka-impake ng mga gamit kasi sobra pa rin dami. Akala ko konti na lang pero nung inipon ko na, madami pa pala talaga. So, yun, siguro lesson learned na lang kung kayo nandyan sa Hong Kong and gusto nyo lang umuwi ng Pilipinas, mag for good na. So, dapat yung gagamitin mo na lang sa ilang araw na natitira sa'yo, yun na lang yung itira mo. Huwag mo nang ilahat na ipapackage mo na sa Pilipinas kasi mahirap magbit-bit, lalo na ikaw lang isa na uuwi ng pupunta sa airport. Kasi nahirapan din ako nun kasi nga dalawang luggage, tapos may dalawa pa akong bit-bit na ano nga, hand carry. So, mahirap talaga siya. And sa kasamaang palad, nasira pa yung gulong ng binigay nila na luggage sa akin kasi patapon na talaga yun. So, yun. So, kahit mahirap, kakadating pa din naman ako ng airport. Kahit papano. So, pagdating naman dun sa airport, syempre, kailangan mong itimbangin yung lahat ng mga luggage na dala mo. So, dahil Philippine Airline kami, syempre, tapos meron ako kasing kinuhang 30 kilograms. So, yun lang yung alam ko talaga na pwede kong dalhin. So, nagtimbang ako dun sa timbangan. So, ang lumabas is 46 kilogram.
46 kilogram yung lahat na yung dalawang luggage na yon. So syempre ako naman natakot kasi wala na kasi akong cash noon. Ang natira na lang sa akin is $100. So pinamasahe ko yun. And kasi yung iba kong pera pinadala ko na dito sa Pilipinas kasi yun nga yung advice ng mga friends na kung meron pa kayong pera na HKD na natira, so ang gagawin nyo doon is ipadala nyo lang sa Pilipinas kasi mas malaki ang palitan kaysa magpapalit ka mismo doon sa Hong Kong or dito na sa Pilipinas. So mas maganda daw ipadala mo na lang before your flight. So ganun yung nangyari. So kaya wala na akong existing cash na kung just in case na babawasan nila yon or pabayaran nila yung existing na bagahe ko. Babayaran ko. So, yun lang ano ko kasi wala akong pambayad. So, dapat sakto lang. So, ginawa namin, binawasan ko lahat yon. So, ang dami-dami kong binawas. And yung iba pa doon is mga importante na talaga. Pero, I give it up para lang mabawasan yung bagahe ko. And it turns out na kakabawas ko ng kakabawas, naging 35 kilograms na lang siya. So, sabi ko, whatever it takes, bahala na. Magbabawas na lang ulit ako kung papabawasin nila. So, nung nakapila na kami doon sa may ano, sa magpapacheck-in na ng mga luggage, na, yun, pagdating doon sa pilahan, sabi ng mga nakapila doon, hindi na daw kailangan na itimbangin. Kasi, kahit existing ka, kahit existing ka daw, kunwari, yun nga, 35 kilogram, okay lang daw yun, hindi na daw kine-question yun, dinidiretso na lang pasok. So, sabi ko, ala, sayang naman yun yung iba kong tinapon, may importante pa yun. So, yun nga, ayun, sa mga nakapapanood nito, pag mag-exist kayo sa luggage na binili nyo, okay lang yan, kasi tanggap naman doon, and hindi na nila kina-question, bakit sobra over luggage ka, ganun. Hindi na sila nagtatang. Sa Philippine Airline lang to ha. Hindi ko alam sa other airlines na pwede nyong anuhin. So, sa hand carry naman, okay lang naman kahit siguro marami kang bag, isa lang naman na lalagyan nila ng hand carry. As long as kaya mo yung dalhin, okay lang din kahit over baggage ka. So, that is a very good tip, no? Kasi kahit over baggage ka, hindi na kine-question sa Philippine Airline, okay? So, shout out sa Philippine Airline. Nag-promote. Okay, so next na, after nag-check-in na, so, pumunta na kami doon sa waiting area para mag-boarding. So, bago ka pumasok doon sa boarding area, lahat ng mga liquids hindi pwede doon sa loob ng boarding area. Kasi nga, meron akong konting-konti na lang na tubig na sa tumbler ko. Pero tinapon nila yun. Tinapon nila kasi nga daw, meron naman doon refillan kung gusto ko daw uminom. May refillan doon sa boarding area, which is very good kasi nga meron. And yun, tinapon. So, kung may mga tubig kayo na dala dyan, bawal yun ipasok doon sa boarding area. So, pwede pa yun sa bago mag-check-in, pwede pang magdala ng tubig. Kasi kung uuhawin ka, magdala ka lang. Tapos, pag bumasok ka na sa boarding area, ipapatapon talaga sa'yo yung tubig mo na dala. Okay? Another tip yon. And, board namin, nag-boarding na kami, pumasok na kami dun sa airplane. And, ang pinaka-importante talaga, hindi naman hinahanap yung OEC kung babalik ka ng Pilipinas. Ang pinaka-importante pagdating mo dito sa Pilipinas is yung e-pass mo. Kasi kahit pumasok ka dun sa sa boarding area, di ba? Papasok na kayo ng eroplano. So, hinahanapan kayo ng passport at saka yung departure nyo na binibigay sa inyo. Yung departure, ano ba yun? Ticket ba yun? Yan. Tapos yung passport. So, yung tatlo na yun ang kailangan doon sa gate ng eroplano. So, napaka-importante na dapat may e-pass kayo. Kasi yung e-pass na yan, pagdating nyo din dito sa Pilipinas, ilang beses nilang hahanapin yan sa inyo. Paglabas mo doon sa eroplano, so, iikot pa kayo ng napakahaba, maglalakad pa kayo ng napakahaba. Tapos, i-check din kung may e-pass kayo. Nung dumating na kami doon sa airport, meron na kailangan doon yung passport, tsaka bago ka lumabas, importante yung passport,
tsaka yung boarding ticket mo. So, huwag mo yun iwawala kasi yun yung pinaka-importante para makalabas ka doon sa kuhanan ng mga luggage. So, pagdating na namin doon, so, kuhanan ng luggage talaga yung napakatagal. Kasi, nagkataon na meron kami kasabayan na dumating lang sa amin ang una, tapos, nasunod kami. So, mga, almost 30 minutes din kaming naghintay para makuha yung mga luggage namin. So, yun yung mga nangyari. So, go with the flow lang kasi and hindi ako masyado. Na-excite ako nung 27. So, before the flight, na-excite ako. Pero nung dumating na talaga ako ng airport, na-stress ako kasi nga nakafocus ako dun sa mga over luggage na dala ko. Kaya, medyo hindi ko siya hindi ko masyadong na-enjoy sobra yung pag-uwi ko. Kasi nga, doon nga, dahil doon na-stress ako doon sa over luggage na yan, na okay lang naman pala kahit ma-over luggage ka, okay lang kasi hindi naman kine-question. So, yun yung mga tips ko. So, una, dapat kung pauwi ka na ng Pilipinas, kung example, mag-for good ka na, like me, lahat ng mga gamit mo, ipadala mo na sa Pilipinas. Ipapackage mo na yan. So, yung gamitin mo na lang yung alam mong kasya lang dun sa isang luggage mo na hindi ka na mag-i-exceed. And then, yung tubig, bawal na ipasok sa boarding area. And the last is yung ipas, importante yan. And passport. And yung boarding ticket nyo. So, yan lahat ay kailangan nyong dalhin pag kayo ay pumunta na sa airport para magpa-check-in. And here, meron ako ditong maliit na office where I can do my vlogs and syempre makapag gawa ng mga little business na pwede kong gawin here inside the house kasi nga sabi ko mag-online business na lang ako dito sa Pilipinas kasi ang main purpose talaga is time freedom. So kung naghahanap pa ng time freedom, umuwi ka na dito sa Pilipinas at mag-online business ka na lang. So that's all for today. Thanks for watching this video. Okay, mga clarifications, suggestions, and some questions, don't forget to comment down below. So once again, this is JN Villaluna, your friendly Pinay. See you in my next video. Bye!